morning, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Lai, ang babaeng mahilig magtanim ng gulay na nakakilay for today. Ayan, so welcome back po sa akin channel. So for today's video po, tayo po ay mag-a-update ng ating patatas na nakatanim sa sako. At kung bago ka sa akin channel, ilalagay ko po yung link sa description at baka magustuhan mong i-check at kung paano po ako nag-umpisang magtanim ng patatas sa sako. So for today, i-update lang natin sila. Atin silang i-update. Titingnan natin kung successful nga yung pagtanim natin ng patatas sa sako. Samahan po ninyo ako at i-update po natin sila. Ayan, enjoy watching po. At kung bago ka sa aking channel, please do subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga upcoming videos about gardening. So ayan po, welcome po ulit sa ating update ng ating patatas. Kung makikita ninyo, yung ating patatas is malalaki na yung doong banda. Ayan, huwag na ako ng lupa 3 days ago kasi medyo malaki na yung ating patatas. Pero yung iba is andoon, successful din po sila, lahat tumubo. Lahat-lahat po tumubo po yung patatas natin. Siyempre may pakasama pang sunflower yan dyan. Kung nakikita po ninyo, lahat po ng ang patatas na ating inilagay sa sako, tumubo po sila na matataba. So today, ang gagawin natin, dahil tumubo sila, maglalagay tayo ng lupa. Ayan, so maglalagay tayo ng lupa at atin na rin pong lalagyan ng abono. Ano nga ba yung abono na aking inalagay? Gagamit po ako ng calcium or yung ating chicken manure. Ayan. At yung lupa na ating gagamitin is ito po is mayaman po yan siya sa compost. Ayan. More on compost po yung lupa na ating gagamitin. Kung nakikita ninyo, ayan yung kanyang lupa, mahabuhaghag siya na puro compost dahil ayan po ay yung mga nalantang debris ng mga kahoy sa matagal na panahon. Kung nakita nyo, meron pa siyang mga kahoy. Ayan. So gagamit po tayo ng more on compost kasi gustong gusto po ng patatas yung ganyan, yung mga natural compost ng mga lupa. Lalagyan ng lupa at abono na rin. Tapos meron na rin siyang bulaklak doon kasi medyo na late ako maglagay ng lupa kasi na busy ako. Pero but anyway, okay lang naman na malate. Ayan. So maglalagay na tayo ng lupa. Ayan. At kung nagbabalak din po kayong magtanim ng patatas sa sako, pwede nyo rin pong itry. Ayan, kasi hindi naman po kailangan ng malaking space kapag nagtanim po tayo ng patatas sa sako. Ito is nag-aano na siya, nag-umpisa na rin siya magbulaklak tsaka malaki. Bawat isang sako, ang nilagay ko lang po na patatas is isang piraso. Kita nyo naman, isang pirasong patatas pero ang dami niyang sanga. Ayan, the more sanga na ating makikita sa ating patatas is the more na laman na kanyang magagawa kasi nanggagaling po yung mga laman sa mga ugat na pinoproduce po ng ating patatas kaya mas maganda na mas marami siyang sanga. Ayan. Para diretso siya, ihahalo ko yung ating chicken manure sa ating lupa. Imimix ko lang siya. So ayan po mga kaibigan, nahalo na natin yung ating chicken manure sa ating lupa at napino ko na rin yung mga medyo malalaking debris, ano, kasi maganda na pino yung lupa at saka mabuhaghag. Ayan po mga kaibigan. So sa pagdagdag po natin ng lupa, ang kailangan po natin gawin is iaangat po natin yung sako kasi nakatupi lang yung sako natin, ganyan. Iaangat lang natin yung portion na ganito. At para pag nagdagdag tayo ng lupa, ganyan, ganyan. Haangat lang natin ganyan. Ayan. So yung medyo maliit is dapat sakto lang yung lupa na ating ilalagay, yung hindi naman matatabunan yung buong patatas. Kasi kailangan niyang makahinga. So yung saktong portion lang ng lupa. Maganda po kasi kapag sa sako nyo po nilagay, hindi nyo na po kailangan lagyan ng butas yung inyong sako. Ayan. Kaibigan, kung nakikita po nyo yung ating sako, inangat ko lang siya, no? Tinupi ko lang siya para habang lumalaki yung ating patatas, iaangat lang natin siya tapos magdadagay o mag-aadis na lang kayo ng lupa. Diba? Ganun lang kadali mag-tanim ng patatas sa sako. At saka less, ano pa siya, yung tawag yan, hindi siya gaanong sinutubuan ng damo.
So andito na po mga kaibigan. So ready na siya lagyan ng dagdagan ng mga lupa kasi atin na siyang naiangat yung sapo. So pagdagdag ng lupa natin kahit depende po kung gaano po kalaki yung inyong patatas. At tansyain po ninyo na hindi po siya matabunan. Yung sakto lang na may lalabas pa siyang dahon tsaka yung pinakaano niya, yung pinakadulo ng patatas. So ganyan lang mag tanim ng patatas sa sako. So ganyan lang mga kaibigan, 'di ba? Ang lait lang magtanim ng patatas sa sako. So ayan na nga po mga kaibigan, natapos na po nating lagyan ng mga lupa yung ating mga sako at saka naglagay na rin po tayo ng additional na abono gamit po yung ating chicken manure. So ayan po mga kaibigan, atin lang pong tatandaan na habang lumalaki po yung ating patatas, magdadagdag at magdadagdag lang po tayo ng lupa para po habang lumalaki siya, katulad ng aking sabi, dumadami nang dumadami yung kanyang mga ugat. So ayan na po. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa aking video at ako po ay nakapagbigay sa inyo ng kakaunting ideas kung paano po magtanim ng patatas sa ating sako. Mga kaibigan, dyan lang nagtatapos yung ating video for today, yung ating pag-update sa ating patatas. At sana po nag-enjoy po kayo sa videong ito at nakapagbigay po ako ng ideas kung paano po magtanim ng patatas sa sako. So masaya po ako na kahit papaano ay makapag-share po ako ng ideas na ito dahil alam ko sa panahon ngayon kailangan natin ng diskarte, tamang sipag at syaga para meron tayong ilalaga. Ako nga po pala si Lai, nagpapasalamat sa inyong suporta at naniniwala sa kasabihang walang nagugutom sa taong masipag at walang nagugutom sa taong may tiyaga. Ayan po. Salamat po sa inyong panunood at kita-kits po hanggang sa muli. Happy gardening po sa ating lahat. Ayan, nakapag-harvest na ako ng ating red potato. Ayan na yung ating hindi ko binunot yung ating puno. Ayan, naghukay lang ako ng kaunti. So meron na tayong panghapunan, o, di ba? Sipag-sipag lang. Ayan, hindi ka magugutom mga pare. Ayan, the best. Happy gardening, the best.